Hello mga paps, ito yung oil cooler ko na in-install. Yan. Bali ito, nabili ko lang sa Shopee. Nakompleto to. May mga kasama na to, mga hooks, mga clamp, tsaka mga connector. So, ikinabit ko na. Dito natin ikakabit yan sa airbox. Yan. Bali, ito yung ginawa kong bracket. Stainless. Yan. Galing yan sa mga rayos ng bike. Yan. Diyan ko siya kinuha. Tapos kinortehan ko lang siya ng ganito. Yan. So, diyan natin siya ikakabit. Yung mga connector, nandiyan na, nakakabit na. Yan. Okay. Diyan. Bali, diyan ko na siya ikinabit. Kinlamp ko lang diyan. Tsaka yung isa sa ilalim. Yan. Dito, sa ilalim. Meron siya diyan na bolt fittings. Yan, diyan siya nakakabit. Okay, sige, i-coconnect. Yan. Bali, lininis ko na rin yung aking airbox. Tinanggal ko yung filter, lininis ko. Habang naka open siya. Punasan na rin natin. Kasi marami-rami din mga alikabok yung nahihigop dyan eh. Kaya yeah, punasan na rin natin. Yan. Okay na. So, malinis na siya. Yan. So, ito yung filter ko. Yan. Yan yung may screen. Tapos, linigyan ko ng stocking. Yan. Tapos, meron pa akong Scotch Brite. Yan. Na manipis. Para yung mga malalaking alikabok, hindi basta-basta makapasok. Okay din naman gamitin yung Scotch Brite. Kasi pangharang lang naman siya sa mga malalaking dumi-dumi. Yan. Saka mas okay siyang gamitin gawa ng hindi siya naagnas. Hindi tulad ng original niya na filter, na foam, na agnas yun. Kaya ito, medyo okay ito. Mas matibay ito kahit malangisan. Yan. So, ikakabit na natin. Ha, punasan muna natin. Medyo madumi yung gilid eh. Yan. Okay na. Kabit na natin. So, may anim yan na tornilyo, mga paps. Yan. Siguraduhin lang natin mahigpit para hindi siya dyan makakuha ng hangin sa gilid. Para hindi siya makahigop ng mga alikabok. Okay? Yan, nakakabit na yung mga tornilyo. Yan, bali, ikakabit na natin yung oil cooler natin. Ito yung dalawang tornilyo niya. May dalawang tornilyo ako na kakabit sa kanya. Thank you.
Ganyan niya, no? Yan. Nakaganyan siya. Ganyan ang forma niya. Yung dalawang tornilyo, doon natin ikakabit. Yan. Paganyan siya. Yan. Okay? Ganyan siya. Yan. So, kabit muna natin itong stainless bracket natin. Yan. Kahit ganitong kaliit lang yan, hindi naman yan babagsak mga paps. Kasi matigas naman itong stainless bracket na to. Tagal ko na rin itong in-install. Okay naman. Yan. Matibay din naman siya. Tsaka okay naman yung magkabit tayo ng oil cooler. Talagang diyan napupunta rin yung ibang init ng langis natin. Yan. So yung dalawang tornilyo doon ko na ikinabit. Yan. Dito tayo sa kabila. Okay. So, ganyan lang yung ganyan kasimple lang yung kinabit ko sa oil cooler ko. So, hindi ko na tinanggal yung airbox. Sayang din kasi kung tatanggalin mo. Diyan na unti-unting masisira yung motor mo pag tinatanggal yung ganyan eh. Kakaroon na ng diferensya. Lalo na sa ulan. Okay, hindi ko na tinanggal yan. Yan, bali nakakabit na. Higpitan na lang natin. Yan, ganyan lang siya. So, maigpit na. Yan. Siguraduhin lang natin na maigpit para hindi malaglag. Pinakamaganda maglagay kayo ng lock washer para hindi siya matanggal yung tornilyo nyo, yung nut. Kaya ako mahaba yung kinabit ko eh. Yan. Okay na. Salamat mga paps ha. Share ko lang yung video ko para may idea kayo kung paano kinabit. Salamat!